Mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Sana po ang lahat ay nakakain na ngayong gabi. Yan, sige. I-condition po muna natin ang ating mga sarili. Maupo na po tayo at yung buong attention natin ngayong gabi ay dito sa ating pakikinig ng ating devotion. Ayan, so kagabi po, marami po akong hindi nabati, no? Sina Sister Paz. Kaya ngayon, babatingin ko na lang po. Tatang Dory, hello. Sister Jocelyn Ortiz, Tito Jerry, Tita Joanne, Brother Jason Bustamante, Sister Nides Baruga, and Brother Tutit Harder. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating 8 o'clock devotion ngayong gabi. So, bago po tayo magsimula, hilingan ko na po ang bawat isa na tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, salamat Panginoon dahil Thursday na naman po Panginoon at maraming salamat dahil ginather niyo po kami muli upang matunghayan namin yung susunod na kabanata, O Lord, sa mga ginawa niyo sa buhay ni King Hezekiah. Lord, salamat dahil gabi-gabi ay binibigyan niyo kami ng hunger and thirst upang matuto pa sa inyo at makakilala pa kami ng lubusan sa inyo, Panginoon. Lord, we thank you dahil napaka-faithful nyo. We thank you, O God, dahil alam namin na pinakikinggan nyo yung mga dasal namin, O God. Lord, alam namin, naririnig nyo kami, nakikita nyo kami, Panginoon. And Lord, we just want to entrust you ang gabing ito na ang gabing ito ay marami kami matutunan at baunin namin ito, O Lord, at maging hindi lang head knowledge, Father God, but we are also gonna apply it sa aming mga buhay and share it to others, Lord. And Lord, salamat for using yes your mouthpiece tonight. Alam ko, Lord, na yung mga salita niyo lang ang lalabas sa aking bibig ngayong gabi. Lord, I offer you tonight, O God, yung pag-aaral namin ngayon, kayo po yung salita nyo lang, Father God, yung makatch namin, Panginoon. And we just want to honor you, Lord. We praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so kagabi po, ay pag-aralan natin yung prayer ni King Hezekiah. At nakita nga po natin na prayer is really powerful. Not because of our words, but God's words are powerful. And yung prayer po natin, prayer was answered not because we made it happen, but God made it possible. So, pag sinabi ni Lord, talagang mangyayari. And ngayong gabi, maganda po yung pag-uusapan natin. Dumating na po ba tayo sa point ng life natin kung saan sabi ni Lord, anak, ayusin mo na yung mga dapat mong ayusin, pauuwiin na kita. What if God says, time's up, pass your papers, finish or not finish? Prepared na po ba tayo? Na isaayos na po ba natin yung mga dapat nating isaayos? Feeling ko po yung family ko, hindi magugustuhan yung mga next line na sasabihin ko. Pero ako po, personally, nag-start na po ako maghanda. Dumating na po ako sa point na hinahanda ko na pag kinuha ko ni Lord, hindi ganun kasakit sa family namin, financially at emotionally. Sabi ko pa nga po last month, habang nag-aaral po kasi kami sa Book of Genesis, no? Meron po kasing Bible character doon na bigla na lang kinuha ni Lord. And sabi ko, Ma, pag bigla akong nawala at hindi nyo na ako nakita ng matagal, isipin nyo na lang na-rapture ako, ah. Para magkaroon sila ng kahit papano peace. And actually, kumuha na rin po ako ng insurance para habang bata pa, healthy pa, mura pa yung
monthly premium just in case po, no, na kahit wala na ako, at least alam ko na makapag-aaral pa yung mga pamangkin ko. Just in case, may pang-araw-araw pa rin sila nanay, sina tatay, at may pang-business si Ate Edna. Actually, nung nakaraan po, I think, yeah, last month, nagsend si Ate Edna ng vlog kung saan makikita doon yung guy, yung nanay niya, ang sabi niya, kung ano yung itatouch mo, ma, bibilhin ko. Lahat ng itatouch mo, bibilhin ko. Siguro lahat ng anak, pangarap kong gawin yon sa kanilang magulang. Ako po personally, pangarap ko po yun. Na pagdating ng time, oh, nay, tay, ma, kung ano yung touch yun, sige, bibilhin ko. Ganun. Ang sarap po, no? Ang sarap mag-give back kasi. Saka, form of love. Kasi alam ko marami silang sinacrifice. And, sa family po namin, parang tabu pag-usapan yung mga ganitong bagay. Sorry. Nung namatay po kasi yung ate ko, yung mga words niya talagang parang siya nagpapaalam, nagbibilin, yan. So ayaw na ayaw namin pag-usapan kapag may mga nasasabi na yung parang nagpapaalam, ganun, ayaw nila. Pero di ba, Lord, alam ko naman na marami ka pang ipapagawa sa akin. Ayan. Kayo po ba? Ano po ba ang una niyong gagawin kapag sinabi ni Lord na, okay, time's up na. Pass your papers, halika na, uwi ka na, pauuwiin na kita. Ano po ang inyong magiging response? Ano po yung una niyong maiisip? Yung iba siguro po, marami sa atin iisipin yung mga may iwan nila. May iwan nilang mga mahal sa buhay. Yung mga anak nila. Yung mga magulang nila, yung pinakamamahal nilang asawa, mga kapatid. So ngayong gabi po, makikita po natin sa buhay ni King Hezekiah kung paano siya nag-respond nung sinabi ni Lord na, okay, Hezekiah, isaayos mo na yan, halika na, pauuwiin na kita. Ang verse po natin ngayong gabi ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 20. Basahin po natin. 2 Kings chapter 20. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die. You will not recover." So nakita po natin dito, sinabi niya, in those days, actually this happened during the time na ini-invade pa po sila ng Assyrian Empire. Ini-invade pa po ang Judah. So kagabi po, actually parang nag-end na po yung kwento, pero ito po, pangyayari po ito in between. And makikita po natin dyan na si King Hezekiah ay terminally ill or may taning na. Hindi po binanggit kung paano siya nagkasakit o saan niya nakuha. Pero we are sure that it is permitted by God. May pahintulot ang Panginoon. So, kung ano man po yung kalagayan natin ngayon, kung nasaan man po tayo ngayon, lagi po nating tatandaan na ito po ay pinahintulutan ng ating Panginoon and for a purpose po ito, for a greater purpose. And sa verse na yun, makikita din po natin na God is really kind to King Hezekiah. Bakit po? Dahil sinabi niya kung kailan siya mamamatay. I mean, sabi niya,
you are going to die, you will not recover. So yung sakit na yun, dun na siya mamamatay. And knowing when you are going to die is actually a gift. Kasi di ba, pwede naman tayong mamatay ng biglaan, aksidente, hindi prepared. Tulad po ng pagkawala ng ate ko, wala po sa amin ang prepared. And first time po sa family na magkaroon kami ng ganun na pangyayari. So, even sa huling sandali, it feels so unreal talaga. Hanggang ngayon, actually, kaya nagiging emotional po kami kapag napag-uusapan yung mga ganito. So, si King Hezekiah, sinasabihan na siyang, put your house in order, you are going to die, you will not recover. By that time, alam niyo po ba kung ilang taon lang po si King Hezekiah? 39 years old lang po siya that time. And tonight, gusto ko po kayong tanungin. Ano pong gagawin niyo kapag sinabi ng doktor na, okay, i-prepare niyo na ang inyong mga sarili, physically, emotionally, and financially. Hindi ka na makaka-recover, may tanging ka na. How will you respond? Marami sa atin, isipin natin yung mga mahal natin sa buhay. Paano na kayo yung mga anak ko, ang liliit pa nila? Paano na sila? Most of us, iisipin natin yung mga maiiwan natin, yung mga mahal natin sa buhay. Meron din pong iba, iisipin nila, saan kaya ako mapupunta? Sa heaven ba? O sa hell? Pero si King Hezekiah, ito po ang naging response niya. In verse 2, sabi po niya, Hezekiah turned his face to the wall. Dito po siguro nag-originate yung face the wall na yan. Na-joke lang po. Ano lang. Para malighten yung mood natin. Emotional po ako. Yan. So, King Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Ilan po sa atin yung prayer would be the first response upon hearing these kinds of news, no? Ilan po sa atin yung mag-face the wall, yung in private with the Lord, and pray. Kung saan, yun bang it's between me and God wherein I can pour out my heart and soul to the Lord. And in verse 3, makikita po natin yung prayer niya. Sabi po ni Hezekiah, remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. So, natural lang naman po yun, no, na talagang iiyak ka kapag nalaman mo yung news na yun. And maybe, yung ilan po sa atin sasabihin natin, bakit naman ganun yung prayer ni Hezekiah? Parang, di ba po, godly king siya? Right, he did what was right in the eyes of God. Pero bakit yung prayer niya parang may self-justification, parang sinasabi niya, Lord, di ba? Parang sinasabi niya, Lord, I've been a good boy to you. Hindi ata fair yun. Nabigla na lang akong nakukunin mo na ako at my age. During those times po kasi, in the Old Testament, parang ang paniniwala po nila is kapag righteous ka, godly ka, mapaprolong po yung life mo. And in Proverbs 3 verse 2 nga po, it says, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. So, 39 years old pa lang po si King Hezekiah that time. So, iniisip niya,
Sabi niya, Lord, bakit yung mga evil king, ang they live long? Bakit ako 39 ko pa lang? Ang bata ko pa, kukunin mo na ako, parang ganun. Siguro po ah, imagination lang po. Maybe he's thinking that way. And another one pa po is, iniisip niya siguro na talagang parang punishment yon. Under the law, ang long life and uninterrupted health were promised as the rewards of obedience. At yung premature death po is parang punishment for them. Lagi po kasi minabanggit sa Old Testament, like in Exodus, sabi niya, honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. And isa pa po siguro is iniisip ni King Hezekiah, Lord, kukunin mo na ako, wala pa akong successor. Kung di po ako nagkakamali, wala pa pong anak that time si King Hezekiah. So, iniisip niya, paano na yan? Wala akong successor, sino yung magpapatuloy sa paghahari, parang ganun po. And maybe isa po yung reason bakit talagang he wept bitterly talaga kay Lord. And isa pa siguro, kasi during that time nga po, ini-invade sila ng Judah. So parang iniisip niya, Lord, bakit ngayon pa kung kailangan ng assistance? Dahil ini-invade nga po kami ng Judah, ay ng Assyrian Empire. So maybe yun po yung mga tumatakbo sa isip ni King Hezekiah that time. Hindi po natin alam. Mga wild imaginations lang po natin yun. So, pero makikita natin doon sa prayer niya, kung babalikan po natin, ang sabi niya, remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholeheartedly hearted devotion and have done what is good in your eyes. Actually, pwede kasing basahin niya ng dalawang tone eh. Yung remember, Lord, pwede rin, remember, Lord, how I have walked before you faithfully and wholeheartedly. Parang sasabi niya na bakit naman ganun, Lord? Pero I think hindi po parang self-justification yung sinabi ni King Hezekiah. Kasi kung magsa-self-justify siya, di sana sinabi na lang niya na ano, Lord, spare me. Sana dinugtong na lang niya yun sa dulo. Pero sabi ni King Hezekiah, Lord, remember, Lord. So, hindi natin alam kung anong nasa isip talaga niya. Pero, for me, yung sabihin niya, mas madali kasing sabihin na, Lord, spare me, please, wag muna ngayon. Kasi tayo po, ganun po tayo. No? Diba, ngayon sinabi ni Lord. Kayo po ba, hindi niyo po ba sasabihin yan kay Lord na, Lord, wag muna ngayon, marami pa akong gagawin, marami pa kailangan isaayos. And, kaya din po kaya nating sabihin yun sa ating Panginoon pag sinabi niyang time's up na. Kaya din po kaya nating sabihin na, Lord, remember, Lord, how I have walked before you faithfully. And in verse 4, napakaganda po yung nasa verse 4. Before Isaiah, si Isaiah po yung prophet that time, had left the middle court, the word of the Lord came to him, go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. Excuse me. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. Sana hindi po natin ma-miss ulit yon. Parang yung pinag-usapan po natin kagabi. Sinabi ni Lord, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. Wow. It's very reassuring po, no, na marinig yung mga ganong salita mula sa ating Panginoon. And wag din nating ma-miss dahil
Hindi pa nakakaalis si Prophet Isaiah sa palace, pinabalik na siya ni Lord. Ang bilis sumagot ni Lord sa panalangin during this time. Sabi niya, I have heard your prayer. So makikita natin na prayer is really important. Kung hindi kaya nag-say o nagsabi ng passionate prayer si King Hezekiah that time, would we think yung life niya will be extended? Pwede naman mag-raise ang ating Panginoon ng another ruler. Hindi naman problema sa kanya yun. Kasi kung yun yung iniisip ni King Hezekiah that time. Pero prayer really matters. Nakita po natin pagkapanalangin pa lang po ni King Hezekiah, sumagot na ang ating Panginoon. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. And sabi naman si Lord, no? First, he gave the gift of an extended life kay King Hezekiah. 15 years is 15 years. Mahaba-haba po yun, ha? Kung tutuusin, may sasaayos na ni King Hezekiah talaga in order yung household niya. And magkakaroon pa siya ng motivation to walk more right with God. At isa pang gift doon is yung malaman mo na, okay, 15 years na lang pala. Kayo po ba pag sinabi, okay, 6 months ka na lang? Ano po ba yung tumatakbo sa isip nyo? Ano na yung mga gagawin nyo within that time frame? Si King Hezekiah, napaka-kind talaga ng ating Panginoon dahil sinabi pa niya kung gaano katagal pa yung buhay niya. And in verse 7, tingnan po natin. Then Isaiah said, prepare a poultice of figs. They did so and applied it to the boil and he recovered. Dito po makikita natin na yung deliverance sa kanya is very certain. Pero si Lord gumamit pa rin siya ng means. Though God can heal without other medicines, yung pwede may instant, si Lord gumamit siya ng instrument. Sa panahon po natin ngayon, si Lord gumagamit ng instrument, pwedeng tao, like the doctors, nurses, mga physicians, or pwede rin mga gamot sa therapy. Pero ang bottom line po doon, huwag natin kakalimutan na ang Panginoon pa rin po ang naggawad ng kagalingan sa atin. Na kung may mga pinadala man po siyang tao upang makatulong sa kagalingan natin, ang bottom line po, si Lord pa rin po yun. Pinermit pa rin po niya. Hinipo pa rin po niya tayo at pinagaling. In verse 8, Hezekiah had asked Isaiah, what will be the sign that the Lord will heal me and that I will go up to the temple of the Lord on the third day from now? So dito po tinatanong ni King Hezekiah, no? Ano yung magiging sign ni Lord na tunay ngang pagagalingin niya ako? Hindi naman po siguro dahil wala siyang tiwala sa salita ng ating Panginoon. Pero di ba po noon, hindi ka pwedeng pumunta sa temple kapag unclean ka, ganun, or I'm not sure, kung may sakit ka, hindi din pwede. Kasi parang may boil siya na nabanggit. So gusto niya lang malaman na, and siguro yung 3 days na yun, no, parang it will be the longest 3 days of his life. Kaya gusto niyang malaman na ano yung sign para malaman ko na ito na, pagagalingin nga ako ng Panginoon at makakapunta ako sa temple of the Lord. And in verse 9, sabi po ni Lord through Isaiah. Isaiah answered, this is the Lord's sign to you, that the Lord will do what He has promised. Huwag po nating mamiss na hindi naman siya ni-rebuke ng prophet
or ni Lord, na para bang sinabi niya, bakit ka pa humihingi ng sign? Hindi ko, wala ka bang tiwala sa salita ni Lord? Hindi po. Hindi naman po sinabing ganon. In fact, binigyan pa nga po talaga siya ng sign. This is the Lord's sign to you that the Lord will do what He has promised. Shall the shadow go forward 10 steps? Or shall it go back 10 steps? Pinapili pa po siya kung anong gusto niyang sign. In verse 10, it is a simple matter for the shadow to go forward 10 steps. Parang common naman yun, parang hindi naman sign kapag nag-forward ng 10 steps kasi natural lang, parang ganun. Rather, have it go back 10 steps, sabi ni King Hezekiah. In verse 11, then the prophet Isaiah called on the Lord, and the Lord made the shadow go back the 10 steps it had gone down on the stairway of Ahaz. Si Ahaz po yung kanyang father of Hezekiah. So ngayong gabi, actually, very short lang po yung topic natin. No? So, I want to end this by asking na, are we waiting for a sign? Are we waiting for a sign kung kailan natin isusurrender yung life natin sa ating Panginoon? Tayo po ba ay nag-aantay pa rin ng sign? Yung sign na tulad nung kay King Hezekiah, yung wow, si Lord nga talaga to kasi imposibleng mangyari yun pero nangyari. Yun po ba yung mga inaantay nating sign before we decide to go back to God? Right now, I want to say na, kapatid, this is the sign that you've been waiting for. Let's not wait for the time na huli na, hindi na tayo makakabalik. I tell you, this is the right time, the right moment. This is the time that we should go back to God and surrender our life to Him. Aantayin pa ba natin yung nasa bingit na tayo ng kamatayan, na nasa deathbed na tayo, na lantang gulay na tayo, na hindi na tayo makakapag-serve sa Panginoon? Aantayin pa ba natin yung time na buhay mo yung nakasalalay, yung nakataya, 50-50, in where makikipag-bargain ka na kay Lord na, Lord, pag pinagaling mo ako ngayon, I will serve you. Kailangan pa ba natin ng mga ganong scenario, instances, para talagang mag-fully commit tayo sa ating Panginoon? I just want to remind ourselves that every day is a sign from God to reflect on our life, a chance to repent, a chance to go back to Him and surrender Him. Huwag na po nating antayin na dumating yung time na may mangyari sa atin, aksidente tayo nung malala. Huwag na nating antayin na magkaroon tayo ng sakit. Right now, I ask everyone who is listening and watching, let's reflect and take this as a sign that God is calling us. God is reminding us that this is the right time to go back to Him. Let's not wait for other signs.
Hilingan ko po ang lahat na tayo ay manalangin. Panginoon, salamat O God sa araw-araw na ipinagkaloob niyo sa amin na chances to live, chances to go back to you. Lord, salamat. Dahil hanggang ngayon, kung ilang taon na kami, O God, hindi ka nagsasawa. Hindi ka nagsasawa na bigyan kami ng chance to repent, to go back to you, to surrender our life to you. Lord, I pray right now sa lahat na nakikinig, na nanonood, Lord, ipuin mo yung puso nila. Mangusap kayo, O God. Remind them, Lord, na this is the time, this is the sign you've been waiting for. Ito na yung panahon na tinawag mo sila upang magbago. Ito na yung time na tinawag mo sila upang magpagamit sa inyo, O God. Upang gamitin yung Panginoon. Lord, kung ano man yung mga past namin, alam ko lahat tayo na naririto. May kanya-kanyang kwento ng buhay. May kanya-kanyang hinagpis, problema. May kanya-kanyang pinagdaanan. Alam namin, Lord, na right now, marami kaming sugat sa puso. Sugatan kami, Panginoon. And we've been waiting for you. Lord, I pray na gisingin po sila na this is the sign they've been waiting for. Lord, I know na yung bawat sakit, bawat sugat, bawat scar na natawa namin, we'll give honor and praise to your name. Na lahat ng pinagdaanan namin sa buhay, O God, masakit man, madilim man, ay magbibigay ng glory sa pangalan niyo, O Lord. Lord, I pray na huwag na naming antayin na magkasakit kami, maging terminal ill kami, upang magising kami, O God, na tinatawag niyo na kami, Panginoon, to surrender our lives. Lord, right now, I want to pray for our brothers and sisters na may dinaramdam. Kay Sister Jesusa, O God, Lord, salamat sa buhay niya. Alam namin, Lord, na gagamitin mo siya upang makapagbigay ng glory to your name. Lord, alam namin, Panginoon, na marami ka pang plano para sa kanya. Alam namin, O God, na gagamitin mo siya sa kaharian mo. Alam ko, Lord, na kung ano man po yung sitwasyon niya ngayon, you've permitted me, Lord, for your sake, for your name, for your glory. We also pray, O God, kay Sister Lilia Gago, na coma po siya ngayon. Lord, we pray for her life. We pray for her. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi maisi yung mga kamay niyo, O God, to touch her, to heal her. Lord, we pray na yung plano mo pa rin yung mag-prevail sa buhay ng bawat isa sa kanila. We also want to pray kay Ate Ami, yung pinsan po namin sa Hong Kong, na nasa isolation po ngayon.
Lord, we pray for her healing and even sa kanyang employer, oh God. Lord, kayo po ang maggawad ng kagalingan sa kanila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Lord, I pray for her. I pray for her life. I pray, oh God, na mas makilala niya po kayo ngayon sa mga panahong ito. Na kayo ang Diyos na nagpapagaling. Na kayo ang Diyos na nagbibigay ng lunas sa lahat ng sakit. Lord, gusto rin po namin idulog yung patuloy na kagalingan kina Angelo, kina Tito Mon. Lord, kayo na po ang magpala sa buhay nila. They are living testimonies how good you are, how powerful you are. And Lord, I also want to remember yung mga kaibigan ko na may sakit, mga kakilala namin na may sakit, oh God. Inilapit po namin sila sa inyo. Lord, I pray, meet them, oh God, during these times. Alam ko, oh Lord, na mas may malaki kang plano para sa kanila, Panginoon. Gagamitin mo din sila, oh God. Alam ko, Panginoon, yung pangalan mo pa rin ang maitataas sa bawat buhay namin, oh God. Lord, salamat for this opportunity. Salamat, Panginoon, napakabuti niyo. You are really our healer, oh God. Kayo ang Diyos na nagpapagaling. You are our physician, oh God. Lord, salamat. We want to honor you, to praise you, Lord, to give back glory to your name. And use us mightily, oh God. Alam ko, Lord, na ang bawat nakikinig ngayon, Panginoon, ay kinausap nyo isa-isa, nangusap kayo sa kanila, Panginoon. I pray, Lord, na mag-respond sila according to your plan. Lord, salamat. Salamat ngayong gabi. Love you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po sa lahat ng sumama at nanalangin ngayong gabi. And habang inaantay po natin yung mga babatiin, mag-flash lang po tayo ng announcements natin for this week. Yan, malapit na naman po ang Saturday and Sunday. Marami po tayong activities upang lalo tayong lumalim sa pananampalataya sa ating Panginoon. Men's Fellowship, Sundays at 5 p.m. Book of Genesis, The Beginning. Inaaniyahan po namin lahat ng women na mag-join every Sunday, 3 p.m. At syempre po, ang Bible True Stories natin every Saturdays. Ayan. So, kung meron po kayong mga anak, ages 5-12, naanyayahan po namin na i-join nyo po sila sa ating Bible True Stories every Saturdays at 10 a.m. via Zoom or FB. Mapapanood nyo rin po. Ano pong meron dyan? Ayan, ang ating Alab Youth every other Sundays. Ang youth, kayo po ay ma-excite dahil may niluluto po ang singles para sa ating mga youth. So, ma-excite po kayo this April. Yan. So, magkita-kita tayo, guys. Ipag-pray din po natin ito. Meron po bang announcement? Sunday face-to-face? Sa Sunday, magkita-kita po tayo sa mga taga-Bagyo. Face-to-face na po. Maaaring na tayo magkita-kita muli at magsama-sama.
sa pagbibigay ng papuri sa ating pang. Meron din po tayong Ladies Bible Study every Saturdays at 2 p.m. Yan. At syempre po, ang morning prayer, Mondays to Fridays, every 6 a.m. Dumadami na po ang ating kasama, si Tita Myla, Tita Elma, Ma'am Gusta, and si Tita Josefa. Okay, syempre po, ang 8 o'clock daily devotion natin, huwag niyo pong kakalimutan, Mondays to Saturdays at 8 p.m. Okay, babati na po tayo. Bago ko po makalimutan, nanonood po pala ang aking mga minamahal na pamangkin. Sina Jolo at Leon, hello, hello dyan. Huwag na mag-cellphone after 9:30. Mag-check na ako. Okay, sino pa? Sister Shane Bautista, Ate Melody Lanusa, Kuya Larry, Melay, Jelay, Sister Olympia Mateo Jimenez, Sister Bebe Santeno, hello po! Hello po sa inyong anak, I think Angela po ate yung pangalan, yung nakalaro ko last time. Sister Glenda Martin, Sister Glad, Sister Suzette Campainado, hello po. Sister Rochelle Mendoza Ocampo sa Israel, hello. Ma'am Wen Ferrer, Ate Che. Sister Elise Lapid, hello. First time niyo po ba ngayon? Welcome po sa ating 8 o'clock daily devotion. Sister Ellen Ong, Sister Jen Tiglao, Nanay Sean, Sister Cecilia Madronio, Sister Mylene Santos Centeno, Tita Myla, Myla Lim, Liliela, kapatid po atin sa Myla. Kanet Panganiban, Taboy Panganiban, hello po. Brother Rinaldo Gonzalez, Sister Stella, Sister Mabel Makadangdang, Sister May Andalusa, isama niyo po ang inyong anak sa ating DTS, Bible True Stories. Tita Emma and CJ, hello dyan sa Cavite. Ate Rachel, Shad, Kuya Jay, ingat sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Sister Will, Tamiin, Ipilin, Marlene, at sa buong Tamiin family, Ate Faith, Roman, Kuya Jeff, hello. Ate Sha Alcantara, Brother Darwin, Kabet, Del Rosario, meron pa ba? Tatang Dory, hello po. Check po natin ah. Baka may mamiss po ako eh. Sister Beng Villasenor, hello po. Tito Ben, Tita Judy. Sister Annalyn Flores. Sister Paras de Ulaya, Nanay Lita, Tatay Ador, Ate Edna, Ate Grace, Kuya Waldo, Yuri, hello. Yan. Tita Jerry, Tita Joan. I think wala na. Sana wala na po akong na-miss. Magkita-kita po tayo muli bukas. Same time, 8 p.m. po. Have a good rest. Good night.